Hello guys! Welcome sa Plain Kitchen! Hello guys! Kamusta na kayo? Today, magluluto tayo ng isang dish na kung tawagin ay Mongolian Pork Stir Fry. At eto naman guys, yung mga gagamitin nating ingredients. Ito yung pork na laman. Hiniwa natin siya ng maninipis. Importante guys na manipis ang pagkakahiwa natin dito. Then, gagamit din tayo dito ng minced garlic, minced ginger, iodized salt. Guys, pwede naman kayo gumamit dito ng rock salt kung hindi available sa inyo yung iodized salt. Powder black pepper, oyster sauce, soy sauce, washed brown sugar, cornstarch, scallions. Guys, kung meron kayong onion leeks, mas maganda. Gagamit din tayo dito guys ng mantika at ng tubig. At etong listahan ng kumpletong rekado at sukat ng bawat isa. And guys, bago tayo magsimula, pa-click na rin ang subscribe button at ang bell icon. Salamat! Simulan na muna natin ang pagmamarinate. Okay guys, bali nag-ready lang tayo dito ng isang lalagyan. Ito na rin yung ating pork. Ang gagawin natin is pagsasamahin lang natin dito lahat ng mga marinating ingredients. Ito yung ating iodized salt. Again, pwede kayo gumamit dito ng rock salt pag hindi ito yung available sa inyo. Ito yung powdered black pepper. Hahaluin muna natin. Make sure lang guys na na-distribute yung nilagay natin ditong condiments sa may karne. So, continuous lang yung paghahalo. Yan guys, so nahalo na natin ng maigi. Next, ilalagay naman natin dito yung cornstarch. Bali, kakahalatiin lang natin. Then, hahaluin ulit natin dito hanggat makovered ng cornstarch yung karne. Yan guys, bali na-covered na rin yung lahat ng parte ng karne natin. Sit muna natin for at least 10 minutes. Ang gagawin natin dito is i-deep fry natin ito mamaya. Ayan guys, bali nagpainit lang tayo dito ng wok. Lagyan na rin natin ng mantika. Medyo dinamihan natin kasi kailangan natin i-deep fry yung nilagay yung karne natin na na-marinate natin. So, isa-isahin lang muna natin yung paglalagay dito. Guys, hindi natin ito i-overcrowd, no? So, meron matitira kapag marami yung karne na na-prepare natin. So, lulutuin natin to batch by batch. Yan, tatabi muna natin yung natira. Yan guys, bali, babalta rin lang natin yung iba. Yung mga hindi naman na submerge sa mantika. Pero kung naka-deep fry yung or meron kayong deep fryer na gamit, okay lang kahit hindi nyo nabalita rin. Basta siguraduhin nyo lang na niluto yung each side ng ating karne. Tutuloy lang natin yung pagpiprito dito. At least maging golden brown pa siya. Guys, bali pwede na to. May ilalagay lang ako dito yung ating wire rack. Then, ipapatong ko lang to dito para tumuloy yung mantika. Kung mapapansin nyo, parang street food lang, no? Ayan. And then, isusunod natin dito yung next batch. Same procedure lang. Bali, deep fry lang natin. And isa-isa lang ipaglalagay para hindi siya magdikit-dikit. Yan, gaya na sinabi ko, nagdikit-dikit na nga. Kasi medyo sticky talaga yung ano, no, yung cornstarch. Pero kapag tumigas naman din yan, maghihiwalay din yan. Kasi wala naman talagang forever minsan.
Ayan. Bali guys, ganyan din gagawin natin. Katulad sa nauna nating batch. Okay guys, bali natapos na yung pagpiprito natin dun sa mga karne. Ito na siya. So set aside muna natin. Ito rin yung gamit natin na wok kanina. So yung mantika, binawasan lang din natin. Gagawin naman natin ngayon is yung sauce. So ito yung ating ginger. Sasabay ko na rin dito guys yung ating bawang na hiniwa natin sa maliliit na piraso. Usually guys, usually yung ano pinapabrown natin no, yung garlic. Pero sa pagkakataong ito, hindi. So lalagay tayo dito ng tubig. Para hindi mag-brown yung garlic or maiwasan natin pagkasunog din ng garlic. Bali guys, hintayin lang din natin itong kumulo bago natin ilagay yung iba nating ingredients. Then ilalagay na rin natin dito guys yung soy sauce. Sabay na rin natin dito yung oyster sauce. Yan, bali hayaan muna natin itong kumulo ulit. Yan guys, bali kumukulo na to. Lagay natin dito yung sukal. So hintayin lang ulit natin na kumulo. Then tutuloy lang natin paghalo. Guys, bali kumukulo na, lalagyan natin dito yung kalahati ng ating scallions or green onion. Tulad na sinabi ko guys, kung meron kayong onion leeks, mas maganda. Yan. Then tuloy natin paghalo, at least mga 1 minute. Yan guys, pagkalipas ng 1 minuto, itatabi muna natin to. Lipat muna natin sa isang malinis na lalagyan. Yan guys, bali after natin may transfer yung sauce natin sa isang malinis na lalagyan. At ulit yung wok natin, nilinis lang natin. Then nilagyan na natin ng mantika. Ang gagawin natin is, stir fry natin tong karne na pinirito natin kanina. Guys, pag sinabing stir fry, nasa high heat tayo, no? Yun din ang mga sekreto ng mga incheck. Kasi syempre, Mongolian pork ang niluto natin. Actually, ang original nito is Mongolian beef kung hindi ako nagkakamali. May mga gumawa na rin ng pork, meron na rin gumawa ng meron yung Mongolian chicken. Then after natin may stir fry, lalagyan natin dito yung natira nating scallion. Tutuloy lang natin yung paghalo. Nasa high heat pa rin tayo, no? Ayan. Nakaamoy ko yung pagpiprito ng scallion. Napakabango niya. Then, ilalagay na rin natin dito yung ating sauce. Then, hayaan lang natin to dito, guys. So, ang target natin is mag-sick yung sarsa niya or yung sauce niya is kumapal. And then, makovered na rin ang sauce niya yung nilagay natin dito na pork. Ngayon, napahinaan natin ng konti yung apoy. Kasi kung maalala nyo, meron tayong asukal dito. So, ayaw natin to masunog sa ilalim at pumait. Yan. Ngayon, para naman mag-sick, lalagay natin dito yung ating cornstarch. Ito yung cornstarch na i-dissolve lang natin sa water. Ahaluin lang din natin. Bali guys, ito na yung cornstarch natin na na-dissolve sa water. So, lalagay muna natin dito yung kalahati. Tatansyahin kasi natin yung kapal ng sarsa. Then, itutuloy natin yung paghalo.
Kung mapapansin ninyo, kumakapal na rin yung salsa niya or natsisike na rin yung sauce. Ang gagawin natin is palilesen pa natin ng konti yung sauce. Eksakto lang din yung nilagay natin dito ng cornstarch. Guys, itutuloy nyo lang yung paghalo ah, para hindi tumikit sa ilalim or masunog. Yan. Sa pagkakataong ito, pwede na to. Pero para sa akin, ililesen ko pa ng konti yung sarsa niya. So itutuloy ko lang dito yung paghalo. Okay guys, ayan na. Pwede na to. Bali, nilipat lang natin sa isang serving plate and then serve na natin. Ito na guys, luto ng ating Mongolian pork stir fry. Dito lang yan sa Plain Kitchen. Kain na tayo. Guys, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. At sa mga baguhan pa lang po, please subscribe na rin at pakiclick na rin ang bell icon. Nang sa ganun, manotify po kayo sa ating mga susunod pang videos. Please like and share na rin. Maraming salamat po and God bless.